bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupa, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolo, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo. Radio Filipino. Napapakinggan on air. On air. And online. Online. Sa buong mundo. Sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Travel. Travel with the Mom Sheet. What's cooking, Mom? Narito na ang programang made for the family. Dahil sa bawat tahanan, they shine brightly. Ang commander ng mga daddies. Get ready for the Mom Sheet. On air. Mom Sheet. On air. Ano kaya ang chika ni Cheska? Ang fashion ni Mika? At ang trip ni Kathy? Pag-usapan natin yan. Including relationships. Parenting. Lifestyle. Travel. And beauty. Are you ready? Sali ka rin, Daddy. Momshi on air with Momshi Cheska, Momshi Mika, and Momshi Kat. Dito lang sa kabahagi mo, Radio Pilipino. Momshi's on air. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao, and good morning, world. Ito na naman ang programang made for the family, ang Momshi's on air. Ako nga pala si Momshi Cheska. Momshi Kat. Yes, good. Good morning! This is Momshi Mika. And Momshi Kathy G. Ayan. Yes. At bago tayo magsimula, pasalamatan muna natin ng ating partner na Front Row. Good morning mga Momshi. Happy Friday na naman. Oo nga, Biyernes. Ang bilis ng araw, di ba? At ito ay kapag Biyernes, ang saya ng tao eh. Maraming masaya. Kasi syempre, pahinga na naman eh, di ba? Totoo. Pero ang mga Momshi, may pahinga ba? Yun. Walang pahinga. Totoo. Tuloy-tuloy ang buhay para sa mga nanay. Tama yan. Ayan na naman. Ipaglaban natin ang karapatan ng mga kababaihan. At hindi pa naman natatapos ang March, di ba? Ayan. So, ngayong Friday, ano ba pag-uusapan natin tuwing Biyernes? Siyempre, ang pinag-uusapan natin ay ang pagkain, ang pagta-travel, 'di ba? Ito yung mga kumbaga ito yung relax ano eh, day. Yes. Parang ano eh, parang day off ni Inday ba, 'di ba? Friday ba? Hindi ba Sunday? Dapat ang pangalan nun, Friday, hindi Friday. Friday. Diba? Free si Inday. Friday. Pag Friday ba, ano, pahinga ba si Inday? Hindi, yung iba kasi, di ba? Parang, eto, sa atin kasi, yun ang ginawa natin. Eh, na parang, eto yung parang relax ano ka na, mode ka na, di ba? Tama. Ito yung nag-iisip ka kung saan ka na naman pupunta bukas. Saan mo ititreat ang iyong family? Correct. Pero sa panahon ngayon, parang mas lalong nakakatakot lumabas dahil, aba ha? Tumarami. Totoo. At lumulobo siya at ang bilis ng pag-akyat ng mga merong COVID-19. Correct. Kasi yung variant eh. Ano bang variant ang parang ulam ngayon? Lang yan, iba't ibang variant eh, diba? Tama. Oo. Kung nung nakaraang taon, eh, adobo lang ang pinag-uusapan natin. Ngayon, marami na. May Italian, may Brazilian, may... Ang dami. At nakakatakot talaga lumabas, no? Patuloy pa rin nating pinapaalalahanan ng ating mga makikinig na please, sumunod tayo sa safety protocols na inilalahad sa atin ng ating mga pamunuan, lalo ng mga LGUs natin. Uy, marami mga naka-lockdown ng mga barabarangay, mga granulated ano lockdown na tinatawag yes, nila. Granulated. Granulated. Parang asukal lang ito, di ba? Kape. Sa amin, Ma'am Shee, naka-lockdown ng barangay namin. Oh, talaga? Actually, dito rin sa barangay na malapit sa amin, ha? May mga...
ano na din, naka-lockdown. And kahapon lang, pag-uwi namin kagabi, nung chinecheck na kami ng guard, ang sabi sa amin ng guard, sir, bukas, ano na po tayo, no visitors allowed. Oh my God. No visitors allowed na dun sa aming ano ha. So, bawal na ang bisita dahil may naka-lockdown daw na barangay near our, ano. Sa amin din, sa likod ng bahay namin. Uy, sa ano, di ba? Lockdown. Malami Malate. Na. Maraming Malate. Lockdown. Yes, yes, yes. Oo. Ay, nako. Kaya mag-ingat-ingat. Triple, triple, tripling pag-iingat ang dapat natin gawin, mga momshies. Pero imaginein mo, simula na nagkaroon tayo ng vaccine, di ba, biglang lumobo agad. Kasi parang nag... Feeling kasi nila may cure na dahil may vaccine na. Correct. Hindi na nila naisip ko konti pa lang. Totoo. Kaya nga, di ba sabi nga ni Pangulong Digong, siguro kapag 1 million na yung vaccinated, eh, papwede tayo mag-relax na ng konti. Pero ngayon, iilan pa lang, nako ha, hindi basta-basta, iluto nyo na lang po yan sa mga bahay ninyo. Kaya diba? Ma-imaginein mo, di ba, mga healthcare workers at hindi pa lahat ang merong vaccine. Correct. Kaya Kaya ingat-ingat. Yung mga iba ayaw pang magpa-vaccine, Ma'am Shi. Oo, kasi syempre, alam mo na yung mga fear nila sa mga brand. Diba? Oo. Siguro ako kahit anong brand na lang, basta maka... Yes, ano, at least diba? Meron ka ng bakuna, diba? Oh, oh. Mas okay na rin yun. Importante pa ba ang brand? Huwag nang choosy. Tama. Diba? Chanel, Louis Vuitton brand. Ayaan na natin yung mga brand-brand na yan. Basta importante, vaccinated ka. Alam mong meron kang immunity sa loob ng katawan mo. Correct. Pero pagdating sa brand, dapat sa pagluluto, medyo maging ingat tayo sa brand. Yes. Kasi diba, syempre gusto... Diba, ang gusto natin pagdating sa ating mga niluluto, branded ang ating mga pagkain dahil syempre para sa pamilya, hinahain mo yan eh. Oh. Ano ba klaseng branded branding? Branded na sunog. Kailangan, kailangan talaga may, kumbaga, set the bar high pag magluluto ka. Diba kung minsan tayo, although kung minsan pag mag kinunik talaga eh, diba? O ganun talaga, from boxing to food. Alam mo naman ang mga mamshi, mahilig mag-connect connect, the dots. Connect the dots lang yan eh. Pero diba, yun nga sinasabi natin, diba? Kapag minsan magluluto tayo, parang gusto natin, uy, teka, itong brand na to. Kasi ito yung mas masarap kaysa dito sa brand. Diba? Tama. Oo. Parang vaccine nga. Balita naman sa vaccine. Balita naman tayo sa vaccine, mamshi, no? At pagdating sa pagkain, kailangan we want the best. Correct. Of course. Para naman masaya ang ating pamilya. True. Oo. Para saan pa tayo nagluluto kung para sa kanila din. Tama, mm-hmm. Diba? Kahit na simple lang yan, niluto mong pritong itlog lang yan at hotdog, para pa rin sa kanila yan. True. Nag-effort ka pa rin dyan. Lagyan mo na shape. Oo. Diba? Maging creative ka. Lagyan mo, gawin mong mata. Lagyan mo ng ano, bibig. Yung ketchup, diba? Smiley. At pag galit ka, gawin mong angry. Yung hotdog, no? Yung hotdog. Ayan ka na naman sa hotdog, Mamshi. Tumatawa na naman si Mamshi Mika. Para saan ba ang hotdog na yan, Mamshi? Para sa mga bata, Mamshi. Siyempre, ang hotdog masarap ka-partner ng itlog. Diba? Lalo na kung nilagayan, at least mas healthy. Oo. Totoo. Kaya, diba? Ano ba ang favorite mong luto ng itlog, Mamshi? Ako gusto ko sunny side up talaga eh. Ay. Pero lately, medyo pa healthy-healthyhan. Kuminsan, okay na rin ako sa bowl. Pero kasi nawawala, parang pakiramdam ko walang lasa. Ang dry nung bibig ko. Tapos, dry na yung kanin mo. Dry diba? Pa rin yung kakainin. Oo. Ang ginagawa ko, kapag boiled egg, hindi ang breakfast ko, bread na lang ako. O kaya crackers. Wow. Bread, lagyan mo ng ano, mayonnaise. Oo, ganyan. Parang egg sandwich. Egg sandwich na. Diba? Oo, ganun-ganun. Ako, favorite ko, ano, anong tawag doon? Yung... Scrambled. Scrambled. Ikaw, Mamshi. Ako, yung half-cooked na egg, half-boiled. Ah, malasado. Oo. Yes. Pero diba ang hirap mag, ano, ng egg? Paano mo tatansyahin? Totoo. Ano yung tamang luto daw, ano eh, na ang sinabi rin ito natin mamayang guest natin mamaya eh. Oo. Papakulo ka ng water. Tapos, pagka kumukulo na, tsaka mo lang ilagay yung itlog na. Itlog. Mm. Tapos, intay mo lang siya. Ilang parang 3 to 5 minutes lang yun. Hanguin mo na, lagay mo sa cold water. Maganda yung kakalabasan ng itlog. Wow. Yun ang... Kasi tayo tapos ako, ang ginawa ko, sinubukan ko yun. Pakulo ako ng water. Eh, syempre, di ko mailubog. Masakit, eh, mapapasok ko. Di, binabagsak ko. Ayun, lahat basag.
Lahat may lamat. Meron diba? Naman nagsabi sa akin na ang tama pag ano daw, ano, yun, di ba magpapakulo ka ng tubig, lagyan mo daw ng konting vinegar. Oh. Oo, para daw hindi dumidikit. Yung balat. Oh. Diyos ko, pagkatapos na pag may vinegar, ma'am, siya lahat na crack na lumabas na lahat na yung white. Oo, di ba? Siguro maganda lagay mo sa ano eh, para hindi ka mapaso. Oo. Eh, di ba kasi tayo naman, ang nakaugalian naman natin, yung itlog, lagyan mo tubig, hayaan mo siya kumulo. Oo. Di ba? Pwede na rin yun. Pwede na yun. Basta makaka... Basta ikaw, edible. Ma'am, paano ka ba magluto ng boiled egg? Ako? Hmm. Inuhugasan ko yung itlog, nilalagay ko sa rice habang nagluluto ako. Ah, para na-steam na. Mm, ganun yun. Yes. Uy, pero ha, speaking of yung paghuhugas ng egg, dapat na punta tayo sa itlog. Kinunik mo eh. Kinunik ko. Kasi, sige, kunik na natin sa itlog. Oh, pero speaking of egg, kasi ang meron din ako nabasa na research na sinasabi nila, hindi mo dapat hugasan yung itlog. Although kami ginagawa namin, talagang sinasabong ko pa yun, nani-scrub ko pa ha. Eh, yung, paano pag itlog pula? Yun din, yung patila, ah, pag ilalaga mo, huwag mo daw yun huhugasan. Bakit? Kasi mas nagkakaroon ng bacteria. Mas kumakalat yung bacteria. Eh, pero dead ma. Sabi ko, dead ma na. Kasi mas, alam mo naman, ilagay mo sa ref na may mga pupu ng mga manok, di ba? Tapos di ba, minsan kung saan-saan mo yun binili, kung sa palengke. Kung sa palengke mo nabili, medyo hindi, di ba, hindi clean yung ano eh. True. So, kailangan mo magagugasan. Eh, paano pag kumulamot pa yung tindera, di nalagyan sa ilo mo? Talaga may ganyan. Kailangan sinasabi yung mga... So, kailangan talaga hugasan na lang natin. Oo, para safe lang din, no? Oh. Hindi naman praning ang mga mamshies, pero kailangan man... Hello? Napapatong mo sa rice. Diba? Ay, di, pero minsan yun, pwede mong gawin yun. Oo nga, pero kung hindi mo hugasan... Tapos may pupupa na manok, ilagay mo na dun sa rice. Siyempre, di ba matigas yun, didikit na dry na. Eh, paano dahil sa steam lumambot? Ayaw mo, no? May instant, ano na, flavorings yung rice mo. Chicken flavor. Tuwan-tuwa. Pero talaga, diba? Yun, isa sa pinakamahirap talagang lutuin, yung boiled egg. Mm-hmm. Aminin naman natin yan. Kahit na napakasimple lang, ang hirap niyang lutuin. Totoo, alam mo yung asawa ko, mahilig sa pansit canton. Ang gusto niyan, malasado yung itlog. So, pag, parang well, si Ma'am parang, Shimika. Oo, parang pag ayaw niya yung ulam, gusto talaga niya, itlog lang ang ulam. Mm-hmm. Yung may pula sa gitna, ang hirap-hirap nun, lalo na pag dumidikit sa kawali. But, ako, gusto ko, ayan ah. Paano? Sa pagluto ng itlog, ang gagawin ko, gusto ko yung white, kahit sa kapag bawal yung sa mga tapsilugan, pag-order ako, hirap sa akin eh. Kasi bakit? Sabi ko, gusto ko, ano, toasted yung white, pero yung gitna, malasado. Sabi ni Jim, parang pinapahirapan mo pa yung mga cook, no? Kaya kayo umorder dyan. Kasi yun ang gusto ko talaga eh. Oo, yung crispy. Diba, yung crispy yung white, pero yung malasado yung gitna, di ba? Yung yellow. Para! I remember, Mika, pinagluto ko siya one time, nag-sleepover siya sa bahay. Sabi ko, hindi ako marunong magprito ng itlog na buong-buo yung gitna. Kasi pag sinasandok mo na, nababasag na siya, nawawala, naluluto din. May technique. Oh, ano ang technique? Share mo naman. Hindi, kasi diba, parang pag nagluluto ka, diba yung pan, mainit na, lagyan mo ng oil. Ako kasi pag naglagay, konting-konting oil lang ang nilalagay ko. At saka, ang oil na ginagamit ko pag itlog, lalo na if isi-serve ko yan sa mga junakis, olive oil ang ginagamit ko kapag fried. Basta pag sa bata yan, automatic ang oil nila. Sosyal, sabi ko. Sosyal, mahal. Pahirap. Pero konting-konti lang yung papatak mo lang. Para lang. Tapos may mini pan lang ako na ginagamit. Ayoko ng malaking pan. Para sakto dun yung egg, pag niluto mo, as in fried yung puti, yung pula, malasado. Tapos timingan mo yun. Yung gagamitin mo dun yung parang spatula, diba? Pag ginamo mo siya, mabilisan lang. Tap mo lang kagad na ganun. Maluluto yung konti, pero hindi siya basag. Wow! Sige diba? Nga, umi-expert ang dating. Makabili nga ng mini pan. Oo! Lalaki kasi ng kawali namin para may papiging lagi. Ikaw ba, Ma'am Shi? Ang hirap magluto sa kawali ninyo. Huwag mo naman ano, huwag ka naman maingay dyan. Malalaman ng nationwide na malaki ng mga kawali namin. Ayan. So, yan ang pagluto po ng itlog. Para umikot na tayo sa puro itlog, diba? Shared by Ma'am Shi, Cathy. Ano pa ba mga Ma'am Shi ang masishare nyo sa mga... Natahimik kami bigla. May dumaan. Teka lang. Oo, dumaan. Ano yun? Ay, napubusan tayo ng bed. Naubusan tayo ng bed. Sige. We'll be back, mga ka-Ma'am Shis. Bye. Mamaya na.
Okay, ayan na, naubos lang yung bed natin. Kaya siguro pumapasok to si DJ Mac nang wala sa oras eh. Kaya, alam mo naman si pasok nang ng pasok eh. Hayaan mo na siya. Nagtataka sila kung ano yung bed na sinasabing naubos yung bed natin. Yung higaan namin. Ha? Sorry ah, the bed is the background. The background. Oh, yeah, yung sa kaalaman natin mga momshies. Yan yung mga commercial. Yeah. Kumbaga, the background na ginagamit natin, the background music is called the bed. Ayan. Yan. Okay. Hindi yan yung tinutulugan. Oo. So, babalik po ang Momshies on Air sa pagbabalik natin, pag-uusapan ulit natin ang mga pagkain. See you later, mga Momshi. Travel. Travel with the Momshi. Momshi's on air. Business tips. Business tips. Ang apat na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, banko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ikaapat, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business tips. Travel. Travel with the Momshi. Nagbabalik ang Momshies on Air with Momshi Jessica, Mika, and Kat. Momshies on Air. At muli nagbabalik ang inyong Momshies sa umaga ang Momshies on Air. Kasama pa rin ang ating partner na Front Row. Parang di ako sigurado sa pangalan eh. Front Row! Ayun! Ayan na Momshi. Natapos tayo sa usaping itlog. Oo, ano namang susunod na pag-usapan natin bukod sa itlog? Oo. Hotdog! Okay, masarap ang hotdog, lalo na pag-boiled. Yeah. Oh, boiled hotdog. Oh, nakatikim pa. Ginagawa mo yun. Si engineer nakikinig sa inyo dyan sa hotdog tsaka itlog. Nung nakaraan eh, namumula siya dyan. Hayaan na natin si engineer. Marami pa siyang dapat malaman bago mag-asawa. Correct. Ang dahil na magluto na hotdog. Hotdog. Ini-steam. Or boiled. True. Boiled hotdog. Oo. Kasi parang mas masarap, di ba, pag pinano mo siya? Try mo. Ano, kasi ako ginagawa... Parang steam, ganun ang kalalabasan niya. Parang ganun, pero hindi. Alam mo yung papatuyuin mo yung tubig. Ah! Oo, tapos dun mo na siya ipapry, dun sa lalabas na mantika. Na mantika niya. Oo. Parang hindi diretso. Kasi pag diretso, parang alam mo yun, hindi siya masyadong luto. Siguro maganda low fire. Ang ginagawa naman, ang advice naman ng isang brand... Dati, yeah. Oo, isang brand daw. Kasi na-endorse ko yan eh. Sabi nila, kailangan daw yan, kapag magluluto ka ng hotdog, para juicy, lumabas yung juiciness niya, huwag mo siyang hiwaan. Oh. Wag niyong hiwaan. Kasi naging ugali natin yung diba, hiniwaan natin para maluto sa loob. Ah, ah. Pero if you really want na ma-taste yung juiciness niyan, i-low fire mo lang siya at iluto mo lang siya sa konting oil din. Yan, hayaan mo lang siyang maluto doon. Kasi tayo, ang nagagawa kasi natin, ang lakas ng apoy natin eh, di ba? Siyempre, so, gutom na eh. So, luto na agad yung balat, di ba? So, i-low fire mo lang. Na hotdog. Oo, i-low fire mo lang siya, tapos maluluto siya, pati yung loob noon. At pag kinain mo siya, juicy. Wow. Nagugutom na ako, actually. Gutom na ako, Momshi. Ayan. Ganun pala yun. Kasi tayo, naging ugali natin. Daming design. Parang kandila. Ako din eh. Actually, sinabi ko yun. Sabi ko, kasi po, pag nagluluto kami ng hotdog, di ba, ang dami. May pa gilid-gilid ka pang ganyan. Meron pa mga star-star, di ba? Oo. Lumalabas pala yung juiciness ng hotdog. Talaga. Yes. Depende ha. Oo. Depende kasi yung sa brand. Kasi yung brand nila na yun ang pinopromote nila. Ako isang brand lang. Yun ang pinopromote nila eh. Ako isang brand lang ang hotdog. Ano bang brand yan? Ay nako, sikat yan na brand. Sikat na sikat. Oo, na naglalaro pa yan sa basketball. Yan. Alam mo na. Ay, oo. Ay, alam niya na.
Yun. Ayun. So, naku, napakaraming mga simpleng lutuin. Akala natin, napakasimple lang. Pero may mga technique pala, diba? Totoo yan. Siyempre, paano ba natin magiging extra special ang ating mga niluluto kung hindi natin lalagyan ng twist? Diba? With a twist. Uh-huh. With a twist. Katulad na lang ng pagsaing, di ba? May mga ibang mga mamshies din na hindi napaperfect ang pagsaing. Totoo. Ako, hindi ako masyado, yun, aminado ko doon, hindi ako marunong masyado magsaing. Kaya pagsaingan, pinapasa ko yan. Kasi yung sa, more talaga luto ako ng ano, yung saing hindi ako masyado expert doon eh. Merong magaling mag, ano ng sinaing, yung hindi mahilaw, yung hindi malata. Oo. Diba? Depende daw sa, kasi sa bigas na ginamit. Sa bagay. Oo, kasi minsan daw, di ba minsan pag masyadong maalsa yung bigas, kailangan maraming tubig. Mm-mm. Kasi minsan, pag konti yung tubig niya, nagiging matigas. Ako kasi isang... yes, ma'am. Kayo ba mga mamshi, pag nagsasaing kayo, ginagamit nyo yung mga ano ng daliri ninyo? Mega measure. Didiinan mo, kukunin mo muna yung sukat ng bigas, di ba? Oo, tapos kung ano yung sukat ng bigas, yung tubig. Yung tubig. Ganun lang. Diba hanggang ngayon, ganun ginagawa natin, mga turo ng mga lolo't lola. Pero perfect naman ang kinalalabasan, diba? Pero yes, ma'am, alam nyo, may napanood ako, ano siya, hindi natin to kalahi sa mga Americans to. Mm-hmm. Gusto nila ng kanin. Ang ginagawa nila, ma'am, pag ano, pag mag, ano siya, huhugasan nila ng maraming beses yung rice, bigas. Mm. Tapos, pakukuluan nila hanggang sa maluto. Mm-hmm. Sa maraming tubig, tapos i-strain nila, bigas na, kanin na. Parang ano, ang hirap. Kasi kapag, di ba, parang pag sobrang hugas, nawawala na rin yung lasa. Kaya ano, nga, yun nga gusto natin. Isang... Although, kayo ba, kasi ang parang maximum na hugas ako, 3, di ba? Tatlo, para malinis yung ano. Pero kapag siguro inabot ng 5, ano to? Parang sapal na. Labhan mo na lang yung rice. Oo nga eh. Diba? Oo. Kaya may nakita ako ganang ginawa nila. So parang sabi ko, ba, kailangan ito ng teaching 101 kasi sa Pinoy? Kasi syempre, alam mo naman ng mga Americans eh. They're not more on, diba, hindi sila makanin eh. Diba? Totoo. Burgers, yan ang mga, ano nila, yung mga mashed potatoes. Makakala niya mashed potato yung gagawin niya. Oo, sobrang nilaga nila, ma'am. Tapos nung malambot na yung kanina, talagang pwede na in-strain. Iba. Kaya buhaghag. Pwede. Pwede. Parang buhok na buhaghag. Parang gano'n. Bad hair day. Ayan, ma'am, Shino. Mm-hmm. Ayan. Nako, hindi talaga natin ma-perfect yan kung hindi tayo magpa-practice. Correct. Pero alam mo, napaka yun nga. Katulad na sinasabi natin, mga momshies, napaka-simple lang ng mga lulutuin. Pero kailangan mo pa rin dyan ng ano eh, ng effort, 'di ba? Ang sarap pang pag-usapan ng mga pagkain, mga momshies, but then ako i-exit muna. Ayun muna mga momshies, magbabalik po ako. Alright. Yes! Momshie Mika. Ayun, na-miss kita. Kaila wala akong food buddy ngayon. Eto, nag-uusap na tayo over Viber. Ano ba ba i-share mo? Ano ba isa-share ko? Mga simpleng mga, katulad na lang sa pagluto ng mga delata, yung mga instant delata, di ba? Hindi din na po perfect minsan ng mga ibang momshies. Totoo, ako, ikaw ba naranasan mong ano, mabuo ang meatloaf? Ang hirap kasi buksan ng ano, alam mo yon. So, pag nagbubukas ako ng meatloaf, either sa harap tsaka sa likod, bubuksan pareho para buo. Totoo. Kaya yung may-ari ng brand ng meatloaf na yan, ayusin nyo yung lata nyo. Hindi nahirapan kami. Kasi kung hindi mo siya bubuksan din sa loob, tapos gaganon mo, may maiiwan. Oo. So, kaya dapat buksan yung harap sa taas tsaka sa ibaba. Eh, kulang na lang. Buntingin natin yung gilid eh. Oh, minsan, di ba, kahit ano, bukas na yung lata, harap at likod, eh, ang hirap pa rin niya ilabas. Paano ba ilabas yung meatloaf na yan? Kaya kasi sinasabi ko, yung brand na yan, nako, ayusin nyo yung meatloaf nyo, nako, tapos dumidikit pa sa kawali. Ay, para alam ko yan, meatloaf na yan, sinasabi mo. Oo, dumidikit sa kawali, may riyos eh. Paano na lang, durug na, durug. Parang corned beef na meatloaf na ang kalalabasan. Kaya nga minsan pag durog na lang, hiwain mo na lang ng maliliit tapos ihalo mo na lang sa gulay. Kaya nga eh, di ba? Kaya ma'am, kahit wala tayong budget, pwede pa rin naman tayong magdelata.
Diba? Paano pa magiging nutritious ang dalata? Simple lang, pag corned beef, lagyan nyo po, gisan nyo lang, lagyan ng sabaw, lagyan ng potatoes. Patatas! Diba? Oh, diba? Minsan oh, pag tamang trip kayo, lagyan nyo ng cabbage. Diba? Uh-huh. Repolyo po. Pwede po sa, ano yan, pwede po sa corned beef. So, yung siguro mga dalawang lata, kaya na buong pamilya. Sarap. Parang natatakam na naman akong kumain. Ano ba yan? Oo, mamaya kakain tayo sa bahay. Yee! Yes, at nagluto ang aking mamshi. Munggo, dahil Friday today. Wow, dahil munggo. Yes, sarap. Munggo. At meron pang pritong galonggong. Ay, kanina eh, umaang-agahan ko, Ma'am Shev, dinalhan ako ni Teacher Jean ng laing. Wow! Ang init pa ng, ano niya, ng luto niya. Sabi ko, Jean, para ang sarap ng pagluto mo ng laing. Paano mo ginawa to? Sabi niya, yung unang gata, pinakuluan ko. Tapos, tsaka ko nilagay yung leaves. Tapos, nung medyo magda-dry na, yung unang gata ang nilagay ko para malinam na. Ang sarap. Wow. Kayo mga momshies out there na nakikinig sa amin ngayon, share nyo naman ano ang ulam nyo tuwing Friday. Kasi kung kami, munggo at galunggong sa inyo. Message nyo lang po yan sa aming Facebook Live. Nakaka-crave kumain, momshie. Yes. At alam mo naman, favorite natin yung gawin, ang pagkain. Ano natin yan eh, pang tanggal ng stress. Totoo ka dyan. At habang kumakain ka ay nagmumuni-muni ka pa, diba? Iniisip mo yung mga dapat mong gawin sa susunod na mga oras at susunod na mga araw. Oo, eto nga si Moises, sabi niya sa akin, alam ko na Nay magluto. Anong alam mo na iluto? Kaya ko na magluto ng longganisang di sunog. Oh, congratulations to you, my very dear friend Moises, na na-achieve mo ang ganyang pagluluto ng hindi nasusunog. Alam mo, sine-celebrate natin dito sa Mom She's On Air yung mga small success, no? Pag hindi sunog ang luto mo, successful yan. Ayan, di ba? Right. Nakakatuwa naman talaga ang pagluluto, Ma'am Shi. Totoo ka dyan. At talagang enjoy na enjoy tayo pag yan ang pinag-uusapan, lalo na yung mga Ma'am Shi's, kasi na-share natin yung mga techniques natin at yung mga tamang gawin. Kung paano ba, di ba? Paano ba yung tamang pagluluto, Ma'am Shi? Ay, nako. With regards to pagluluto, alam mo, ang easy na technique na para sa mga momshies ay ano, yung isipin nila na niluluto nila ito para sa kanilang mahal sa buhay. Yun ang pinakamasarap na recipe. Yes, 'di ba? Sabi nga naman daw, ano, yung pagluluto, lalo na sa mga husband natin, no, a way to a man's heart is through his stomach. Wag mo naman. Ay, may naalala ko dyan, Momshi. Naku naman talaga, nung nagluto ako ng adobo. Aha! Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Na talaga di ka makalimutan sa kanyang adobo? I-PM ko sa'yo! Okay! O, tanungin natin si Sir Philip Ganoa na nanonood sa atin today. Sir Philip, ano po ulam niyo? Baka pwede kaming humingi. Ayun! Ano ba ang ulam ni Sir Philip ngayon? Kaya, at syempre, binabati ko din si Sir Ralph na nanonood ngayong umaga. Hello, Sir Ralph. Baka naman. Ano kayong ulam ni Sir Ralph? Nakabaka naman, Sir Ralph. Ayan. Exciting talaga ang Friday, lalo na pag ito ang araw na magsasama-sama sa pagkainan ng inyong pamilya. Pero alam mo ba, Ma'am, Shin, na tuwing Biyernes, ang kalimitan na ulam ng mga Pinoy ay munggo tsaka isda. Oo nga, kaya yun nga ulam namin yan sa bahay. Bakit kaya? May history ba yan? Hindi ko alam, pero parang karamihan ng mga family na pag-aralan ko nga yan sa sociology. Ah, pwede ba gawin thesis yan? Bakit munggo? Bakit munggo at galunggong ang ulam ni Pinoy pag Friday? Pwede yan, no? Tama. O, pag-aralan nga natin. O, baka pwede i-PM tayo ng ating mga listeners. Bakit kaya munggo tsaka isda, no? Oo, pwede naman yung Saturday. Pwede namang Sunday, di ba? Pero tuwing Sabas, po tuwing Biyernes talaga, yun ang karimitan na kanilang kinakain. Ayan. Lahat ng family, halos-halos lahat. May nakikita ko ganyan ang ulam pag Friday. Kaya nga, Ma'am Shiv,
Tsaka sa pagbabalik natin, Mamshi, baka pwede nating itanong sa ating guest kung bakit. Baka alam niya. Chika naman niya sa oo, atin. Oo nga. Oo, kasi alright. Food blogger ang ating guest, di ba? Yes, at medyo marami tong followers, Mamshi. At isa ako at si Cathy G na naging followers nitong guest natin for today. At wow. Talagang ang dami niya talagang... Siya, sige, sa pagbabalik na. Mamshi's on air. Mamshies on air. Travel. Travel with the Mamshies. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Travel! Travel with the Mamshies! Nagbabalik ang Mamshies on Air with Mamshi Cheska, Mika, and Kat. Mamshies on Air! At muling nagbabalik ang inyong mga kamamshies sa umaga, ang Mamshies on Air! Hello, Mamshi Mika! Diyan ka pa ba? Of course, Mamshi Cheske, I am here. Ayan, nandito na rin sa linya ang ating guest for today. At ipapakilala ko po si Ma'am Connie Cruz. Siya ay food blogger at food tiktokers, creative food connoisseur, di ba? Ayan. Wow, andiyan na ba si Ma'am? Siyempre, dahil food blogger siya, marami tayong itatanong sa kanya, Ma'am Shi. At ang ganda naman talaga ng ating Miss Conickers. Hello, Ma'am. Good morning. Good morning. Wow, ang ganda-ganda naman ni Ma'am Connie. Yes. Ang ganda at pinaghandaan talaga. Medyo inaayos lang ang ating ano, ang ating technical. Hello, ma'am. Naririnig niyo po ba kami? Yes. Good morning, ma'am. Ganda-ganda niyo naman ng Friday morning. Na ba si Miss Connie? Na-stress ako bigla sa itsura ni Ma'am Connie. Parang ano, parang Joseph. Yeah. Hello. Magandang umaga, Miss Connie. Magandang umaga po. Ayan, Ma'am Welcome Connie. To Mamshies. Welcome to Mamshies, Ma'am Connie, no? Alam mo, Ma'am Connie, before we started, talagang sinabi ko sa kanila na parang kilala kita. Oo, actually, I suggested din kay, ano, na tumawag sa inyo na you call Miss Connie kasi member ako ng iFoodala. At ngayon lang din namin nalaman na dalawa kami ni Mamshi, Cathy, na member ng iFoodala dati. No, actually until now active member ako ng iFoodala. Ang ngayon kasi nagbago ako ng account so hindi na ako nakapag ano. Mm-hmm. Tatanggapin pa kaya ako ng iFoodala? All right. So, Ma'am Shimika, are you there? Yes, Ma'am Shi, na starstruck ako kay Miss Connie. Talaga naman, parang Diyos ang nakaupo yes. Sa ganda upuan. Oo, actually si Miss Connie pag nakikita ko mga post nito, sabi ko, wow. 'Di ba? Ang mommy pero very groovy at pag nagluluto siya ha, Ma'am Shi. Panonoodin ko nga uli si Mommy Connie, no? Ayan. Okay, ang ating pinag-usapan na Ma'am Shi. Bati muna si Ma'am Shi Connie. Bati ka muna Ma'am Shi Connie. May gusto ka bang batiin, Ma'am Shi Connie? Pinabati ko po yung aking mga followers sa aking FB page sa Concruz The Modern Nanay. Pati po yung members ng iFoodala. Hello po sa inyo. Magandang pag-iit. Ayan. Actually, Mamshi. Mamshi Connie, no, napag-usapan namin dito yung mga tamang technique ng pagluluto ng mga simpleng pagkain. Maaari mo bang i-share sa amin yung mga techniques na yan? Lalo na yung mga simple lang, yung mga araw-araw nating ginagawa. Paano pa natin magiging extra special ang mga pagkain na hinahanda natin sa ating pamilya?
Siyempre po, sa taas ng ating bilihin ngayon, bilang mga mamsi, iniwasan po natin yung mga matataas ang bilihin. Tulad ngayon, napakataas ng presyo ng baboy, so nagdadivert po tayo sa manok. So medyo tumataas po yung presyo ng manok. Ang ginagawa ko po, nagdadagdag po ako ng gulay kung karami doon sa ating lutuin. Yung, siyempre, may times na tumataas din yung gulay, nag-alternate din tayo sa mga canned veggies, tapos ginagawa nila natin mas healthy pamamagitan natin yung starter sa pag-gulay. Wow! So, gulay ang alternative sa mga meat na nagtataas ng presyo ngayon. Oo. Pero papaano, Ma'am Shikoni, no? Kasi, siyempre, hindi naman lahat ng miyembro ng family, eh, may, alam mo yun? Gusto ng gulay. Gusto ng gulay. True. So, papaano yung paano gagawin na twist doon ng oh, ano? Especially yung mga kids na picky eater. Yeah, picky eater. Diba usually gusto nila meat lang talaga. Actually, kahit fish, hindi sila. For example, gagawa po tayo ng mga Shanghai rolls. Pwede po natin ihalo yung gulay, imimince lang po natin mabuti para hindi po makapansin ng mga bata. Oh. Eh, paano? Nakikita nila yung gulay, parang ayaw na agad nila. Pero kapag yung durog na yung gulay, nakahalo na sa ulam. Ayan, hindi na nila mapapansin yan. Pampasarap na din sa kanilang ulam. At pampadami din. Pero Ma'am Shi, di ba may mga bata na nakaka-distinguish ng lasa? Oo, parang, teka lang, may gulay ito may ah. May gulay ito eh. May mga bata pero, kasing ganon. Ito, ito po yan, totoo. Yeah. Ma'am Shi Mika, meron ka bang... Hello, naputol si Ma'am Shi Mika. But anyways, oo. Ma'am Shi, no, dahil nga sinabi nyo ngayon, dahil may mga limited na... ano tayo ngayon, lalo na nagmamahalan yung mga mga karne ng baboy, mm-hmm. ang mahal. So, papaano, kayo ba bilang mga momshies, no, na ano nyo ba yung nag-i-stock kayo ng pagkain? Sa tingin mo ba, Ma'am Shikoni, okay lang ba yun na you stock for a week ng mga pagkain para anytime you want to cook something, you have, pero hindi na fresh? Or you suggest na at least kahit man lang 3 days, dapat, ayun ang ganun lang ang pamilihan? Ang ginagawa ko po dyan, para mas makatipid po tayo, dapat meron tayong 1 week menu. So, napaplano natin yung utami natin everyday, mas nababudget po natin ang tama. Tapos, pwede tayong mag-stock ng gulay, good for 1 week. Kasi mga gulay, like the leafy veggies, so meron tayong ref. Pwede naman sambalutin sa dyaryo, tumatagal po siya ng 1 to 2 weeks. Ah, or pwede din tayong mag-stock ng for example, mga canned veggies like corn, isa madaling masira at mura pa. Ayun. So napaka-importante po ng menu sa family. Mas madali po natin mababudget. Kesa yung mag-iisip po tayo ng ulam, mamaya parang hindi natin alam yung ulamin. Mm-hmm. Parang minsan mapapagod tayo doon. Yun, ganoon naman pala. Pabalutin mo ng dyaryo yung mga gulay. Kasi minsan pag bumili ka ng gulay, tapos after na ilang days, di ba like malunggay, magre-reserve ka para ente pag maluluto ka ng tinola, meron. Oo, meron. Pagkuha mo, wala na. Lanta na, di ba? Oo. O minsan babasa na yung di ba? Lahat ba ng gulay, mami, na lahat ba ng gulay pag binalot sa dyaryo, talagang tumatagal? Or meron lang certain gulay? Yung binabalot namin sa dyaryo. Tapos meron ding mga gulay na, for example, yung mga bawang, sibuyas, hindi ko naman siya nilalagay sa ref. Nasa labas lang siya, mas tumatagal sila. Mm. Pati yung mga patatas. So napaka-importante sa ating mga mamsies na alamin natin yung tamang pag-storage ng mga gulay para mas tumatagal ito at hindi tayo masisiraan. Eh, paano yung mga sili, mamsie? Sili, I think. Yung sili, nilalagay sa freezer. Tumatagal po siya ng 1 month. Hindi po siya natutuyo. Sa freezer ang sili? Freezer talaga? Alam niyo na yun, di ba, minsan ang mahal-mahal yung pili. Okay. So, ayoko nang parang paan ako ng feeling na buyo. So, nilalagay ko siya sa isang container, tapos nilalagay ko sa freezer. Mm. Ano yan, ma'am? Siya hinuhugasan muna bago ibalot sa dyaryo or ilagay sa freezer? Kasi, di ba, minsan pag naano na ng water... Sa gulay, doon sa mga leafy veggies, para makasigurado tayo malinis, lalo na ngayon na pandemic, so kailangan mas malinis tayo sa mga pagkain na pang-super natin. Kung lugasan po muna namin yan, tapos patutuloyin muna namin. Mm. Kapag medyo nakatulong, hindi na mamasama sa yung leafy veggies, ayan, babalutin na po namin sa dyan. Ayun. Si Ma'am Shimika, nandiyan na ba si Ma'am Shimika? Na-starstruck ako sa kanya, Ma'am Shi. Ayan. Mm. Pero syempre kasi, isa din sa mga problema ng mga Ma'am Shi, kung paano nila ipre-present sa mga bata, yung sa mga anak nila, yung food. Mm-hmm. Kasi alam mo yun, presentation din kasi, isa sa mga nakaka-attract na
na reason kung bakit kumakain ang mga bata. Paano ba ipepresent, Ma'am Shi Connie, ang mga simpleng pagkain sa hapagkainan? Siyempre, number one nga po dyan yung ating presentation. Pangalawa, gagandahan natin yung itsura ng food. Gagawin natin mas colorful para mas kaakit-akit sa mata ng ating mga anak. Parang mga bento, parang mga ganon. Parang ganon, no? Oo. Parang nandito pa lang nila, matatakam na sila. Oh, kailangan maging creative eh. Patay tayo dyan. Eh, paano naman po yung mga busy mommies like us, di ba? Mm-hmm. Na paano pa tayo magiging creative in limited time? Ako naman po, tulad ko, busy din po ako kahit noon, nagtatrabaho ako, may negosyo kami. So, ginagawa ko, a day before pa lang, pinaprepare ko na po yung food namin for 3 days. Tapos, ginagawa ko dyan, nire-repack ko sila per container. Tapos, sa mga food na madaling masira, tulad ng may mga sarsa, nilalagay ko po sila sa freezer. O yung mga food naman hindi ganong sira, nilalagay ko sa chiller. So, good sila ng good for 3 to 1 week. Ayun. Para kapag yung mga pala sa bahay, meron silang iinit na food. Tapos, hindi nila kailangan init ng buo, kumbaga nakamipak na po sila, so hindi rin mabilis magsira yung pagkain. Mm-hmm. Ayun. Okay. You've mentioned, Ma'am Shi Connie, no, dahil ngayon nga pinaprepare mo na siya 3 days, pas nalagay na lang sa ref. Kasi isa sa mga talagang... Kapag parang ito doon, ilalagay yung gulay na hindi na mabilis mapanis. So kapag nagprepare ako ng food, nakabukod na po yung vegetable. Yung vegetable. So kapag inibigit natin, kain na lang po nila yun. Mm-hmm. Yun, yun nga, katulad na sabi ko, na parang marami, Ma'am Shi, no, Ma'am Shi Connie, marami sa atin, yung struggle pagdating sa pag-iisip ng uulamin natin. Lang naman para sa mga kids, mm-hmm. para din sa atin, di ba, for the whole week. Eh. Mm-hmm. Meron ka bang tips na pwede mong ibigay sa ating mga Ma'am Shis na, ito yung gawin nyo para hindi kayo nahihirapan, nag-iisip kayo everyday. Kasi kahit like my mom, nahihirapan siya, ano na naman uulamin natin bukas. Oo. Ikaw din mismo, parang ano na naman ang uulamin, lalo na, yun nga, considering with the kids pa, di ba? Yes. So, meron ka bang tips na pwede mo ma-share sa ating mga momshies, Ma'am Shi Connie? Ang ginagawa ko po dyan is alternative. For example, kung ulam po namin ngayon, for example, Monday, ulam namin manok, so basta tomorrow, meron kaming gulay, the next day, meron kaming isda. So parang alternative lang, hindi yung araw-araw manok, pwede kasi lang magtawa. Baka sabihin, mami, baka lumipad na kami kasi laging manok ang ulam natin. So ganun. At kapag na-usap yung TV, napakadami po foodie blogger sa Facebook, sa internet, na pwede natin paggayahan ng mga ulam ideas. So ganyan po yung ginagawa ko din sa Facebook page. Nag-post ko ako ng mga ulam ideas para sa mga mamis na naubusan mag-isip ng menu para sa araw-araw. Kasi ang hirap yun, isa rin yan sa struggles ko, mami. Kasi twice a day, di ba? Twice a day tayong kumakain, lunch at dinner. So, times mo yun sa 7 days. 3 times pa nga, breakfast pa. So, ang hirap talaga mag-isip, no? Kaya, kailangan alternate yung pag-iisip, no? Ma'am Shemika? That's right, oo. Lalo sa ating mga working mommy, di ba? Minsan, kung ano na yung mabilis na iluluto, yun na pala yung niluto mo kahapon. Oo, pero may tatanong ako, Ma'am Shi Connie. Ma'am Shi Connie, gaano ba dapat, ilang beses ba dapat yung tamang pag-iinit ng pagkain? Kasi di ba tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ano po ang pinaka-safe? Actually, hindi po safe yung ininit na natin tapos initin pa ulit natin. That's why doon sa sinabi ko po kanina, ang ginagawa ko sa pagkain namin, nakarepack na po siya per container para naiwasan ko po yung doble-doble init sa pagkain. Mm-hmm. Kasi hindi po siya safe kung ininit na kanina ng tanghali tapos initin na naman mamayang gabi. Oh. So pag nainit po na, hindi na. Hindi na pwede. Na nakarepack po yung mag-storage po tayo ng food sa ref. Oh, kasi especially sa mga nakikinig sa atin sa probinsya, Ma'am Shi, di ba? Kung ano ang ulam sa umaga, yun na hanggang gabi. Kumbaga, isahan na lang yung lutuan. Actually, po, ganyan din sa amin. Lalo na ngayon, mataas ang bilihin. Ginagawa ko isang ulam na lang po the whole day para tipid na din po sa gasol, tipid sa kuryente. Oh. So, kung ano po yung ulam ng tanghali, ulam na din po sa gabi yun. Oo, kasi gano'n na ngayon. Pwede. Isang lutuan na lang. Oo. Kaya dadamihan mo na. Dadamihan mo. Tapos kung magdadagdag ka na lang ng Magdadagdag ka na lang ng kung ano. Minsan dinadagdag ka lang ng mga pirito, ganyan, para hindi naman sila magsawa. Mm-mm. Ayun.
Eh, ma'am, si paano naman yung mga ano, katulad niyan sa mga probinsya natin, yung mga remote areas na wala namang, walang mga ref, mga ganon. Paano po yung tamang storage ng mga pagkain nila para hindi naman po masayang? Ayun naman po, sa mga ganyan case, iwasan lang po nilang bilhin yung mga veggies na madaling matira. So, madalas mabilis matira dyan yung mga leafy veggies nga tulad ng nabanggit po. So, yun lang iwasan nila. Pero yung mga patatas, carrot, matagal naman ng mga 3 to 4 weeks yan. Hindi siya mabilis matira. Ayun. Ma'am Shimika? Ayan. Okay. Oo. Ngayon pandemic, Ma'am, she question ko kasi si Mommy Connie, 'di ba? Nagsha-share siya ng mga recipes sa Facebook niya. So, Ma'am, she baka pwede mo namang bigyan ng ating mga listener ng tips kung paano gawing negosyo ang pagluluto. Ayun. So, ngayon, ngayong pandemic, napakadami na din po nag-start ng food business. So, napakarami pong inspirasyon sa Facebook, sa internet para magnegosyo tayo ng food. Minsan, nasa tabi-tabi lang pala natin gawin, pwede na pala natin gawing negosyo. For example, gawa tayo ng mga napakadali lang i-prepare na food na pangbenta sa mga kapitbahay, sa mga friends, yung mga ingredients na madali lang natin makikita sa ating paligid. So, mga recipes na hindi naman complicated. For example, yung mga, pwede tayong magbenta ng mga, what do you call this, mga yung mga rolls na uso ngayon sa internet, yung iba't ibang rolls with a twist. For example, yung uso ngayon sa internet na not your ordinary lumpia. So, pwede natin siyang bigyan ng twist. Tapos, pwede natin benda sa mga kapitbahay natin. Oh, doon na mag-start. Oo nga, no. Pre-taste muna. Bigay-bigay muna sa kapitbahay para naman magiin mo yung trust nila na masarap. Oo, 'di ba? Isa na lang siguro, Ma'am Shia Connie, no. Kasi 'di ba madalas na sa atin ngayon, kapag tayo po ay nagluluto, ginagamitan na natin itong mga something, mga spices talaga, 'di ba? Yung takot. Ano na eh, kumbaga, merong papaano yung papapalabas mo yung natural na lasa ng isang ng pagkain, ng isang ulam using lang itong mga natural ano. Uh-oh. Without using itong mga condiments na may pantak-tak mo na lang eh talagang magiging malasa na yung pagkain mo. Tak-tak-tak yun ba yan? Actually, ang procedure ko po dyan, lagi ko po sinasabi na ako kasi personally hindi po magamit ng veggies sa aking lutuin. So, ginagawa ko, dinadagdagan ko po yung bawang, sibuyas, kamatis. Ito na po yung nagsisibing pampalasa dun sa aking lutuin. For example, kung meron akong meat, igigisa ko siya ng matagal dun sa bawang, sibuyas, kamatis para mas mapalabas yung flavor nito. Then, syempre, kapag halang kami ngayon, syempre, kailangan natin mas maparami yung ulam, sasabuan natin ng marami, syempre yan, para mas dumami. So, doon naman po ako nag-a-add ng, for example, ng mga bouillon cube, ilang pampalasa. Yun naman pala dapat, no? Ma'am, kasi Shimika, talaga meron talagang ano eh, amount. Diba yung iba kasi ang dami nila ang dami mo maglagay ng garlic. Yung iba ayaw. Kasi diba ang tapang daw ng amoy. Pero yun na yung nagpapalasa pala. Yun yung parang umami taste sa ating lutuin. Pero Ma'am Shimika, may tatanong ako. Sabi nila, if you don't use betchin, the alternative is sugar. Yes. Lagi din po ako naglalagay ng konting-konting sugar sa mga lutuin ko. To make it kumbaga, nice. Kumbaga, sana din yung naging parang kitchen ko din. Pambalansin na din po sa yeah. Sa mga hindi nakakaalam, no, yung mga ayaw po gumamit ng betchin, ang sugar. Alternative po dyan ay sugar to make the taste okay, balance. So yan. Ayun. Different sugar. Ayan. Si Ma'am Mika, may tatanong ka pa kay Ma'am si Connie? Nawala na naman siya. Okay, siguro hingin na natin yung mensahe ni Miss Connie, ni Ma'am Shi Connie sa ating mga tagapakinig, particularly dun sa mga mahilig magluto pero parang kulang ako sa resources. Mahilig magluto pero hindi ko makuha yung tamang timpla na gusto ng mister ko. Tama. Ano ba mapapayo mo dyan, Ma'am Shi Connie? Ayan, mga mamsis na nanonood ngayon, lalo na sa mga nagsimula pa lang magluto. Huwag na huwag po kayong makatakot sumubok ng mga new recipes.
At napakadami pong videos na pwede nyo pong mapanood ng detalyado sa internet para mas matuto kayo magluto. Like may videos na pinopost ko po sa aking Facebook page. Makikita nyo po doon lahat ng videos ko. Sobrang detalyado, may exact measurements. Unti mo mahinang apoy, lakas ng apoy, dinidetalyado ko doon para makuha nyo po yung tamang sarap ng lutuin. Kasi mas makakatipid po tayo, lalo na this pandemic, mas safe po. Kung nagluluto po tayo ng sariling lutuin natin sa ating bahay, pangalawa, mas makakamura po tayo saan. Ayun. Mas masarap pa rin daw ang lutong bahay. Totoo. Mga mamshi. Kasi marami sa atin, di ba? Parang bili na lang sa labas. Order ka na lang pa. Oo, deliver ka na lang na dyan. Pwede na yan. Diba? Lalo na pag, ano, pag tinatamad ka. Correct. Thank you so much, Ma'am Shikoni, for sharing your thoughts sa amin, yung mga tips kaya sa pagluluto. Hope to meet you soon, diba? Mm-hmm. Baka pwede niya tayong live minsan. Ma'am Shikoni, andyan pa ba siya? Yes, andyan pa ayan. Siya. Ayan. Thank you, Ma'am Shikoni. Thank you, Ma'am Shikoni. Thank you sa mga viewers. Ayan. Alright. So, yan ang isa sa mga eksperto sa pagluluto. Oh. Pero, sabi nga eh, diba, katulad ni Ma'am Shikoni, nakita nyo naman na very fit, ba? Diba? Ang pagluluto kasi minsan, kailangan maganda rin eh, diba? Panaguto, kailangan parang, daw maganda kapag nagluluto. Para totoo yan. Inspired ka. Oo daw. Tsaka para maganda rin ang kalalabasan mo. True. Nung pagkain mo. Kasi the more na stress ka daw, hindi mo talaga nakukuha yung lasa. Oo, no. Naranasan mo na ba yun? Yung magluto ka na bad trip ka? Ay, I make sure na hindi. Kasi pag nagluto ka ng bad trip ka, hindi papait yung pagkain. Totoo. Hindi ba parang hindi magiging ano eh. Hindi, kasi di ba sabi nga nila, kahit na ano niluluto mo, kailangan with love. Dapat kahit na ano niluluto mo, happy ka para at least yung kakain nung niluto mo, eh masaya rin at hindi sasakit ang tiyan. Di ba? Yan, nakapasok na ako mga mamshi. Ayan na. Kanina na net ko. Ayan, mamshi. Sabi nga ni Mamshi Kat. Oh, yes, Mamshi Kat. Oo. Sige, since dyan na si Ma'am Shimika, mga Ma'am Shis, ako i-exit na po ulit. Maraming salamat at enjoy nyo ang inyong pagluluto. This has been Kathy G. Ayan, Ma'am Shimika! Yes, I'm here! I'm back! Ayan, nahirapan tayong i-connect sa'yo kanina. Ayan, oo, nagpaalam na sa atin ang ating guest na si Ma'am Shikoni at marami talaga tayong natutunan sa kanya ngayong araw. That's right. Oo. Naabutan ko lang pinag-uusapan niyo yung naranasan mo bang magluto na bad trip ka? Na bad trip ka na mainit ang ulo mo pero kailangan mo magluto, Mamshi. Oo, naranasan ko 'yan, Mamshi. Nako, yung time na 'yun nagluluto ako ng bulalo, inaasar ako. Oo. Parang alam ko yung kwento na 'yan. Ikwento mo uli. Nagluluto ako ng bulalo, nababad trip ako kasi inaasar ako ay, pero okay naman, masarap naman kinalabasan. Ay, ganun ba? Kasi parang feeling ko pag mainit ang ulo mo tapos nagluto ka, Mamshi, parang ihahagis mo lahat eh. Hagis mo yung bawang, sibuyas, bahala na, basta maluto. Iniisip ko na lang na masaya ako at nagda-date kami, char! Wow naman talaga. Para hindi ako mabad trip lalo. Oo, kasi mahirap yun. No? Pero sabi nga nila, cook with love. Kasi the more na you cook with love, the more yumminess ang lalabas sa inyong lutuin. Of course! Kasi naman, pag mahal mo naman ang mga taong nilulutuan mo ng pagkain, eh, talaga naman lumalabas ang juiciness. Mm-hmm. Ikaw ba, Ma'am, siya, ano ba favorite mong lutuin sa inyong mga, sa iyong loved one? Ako, ang paborito kong lutuin is yung adobo, tsaka syempre yung may sabaw, bulalo, kaya sinigang. Kasi paborito niya. Kaya gusto mo lutuin. Totoo yan. Ako, Ma'am, si may ilang araw nang nire-request sa akin ng aking hubby, no, na gusto niyang lutuin ko. Yun ay ang tawag na, ang tawag doon, yung may miswa na may dugo ng baboy, anong tawag doon? Tulungan nyo akong isipin. Paki-comment po. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Pinag-uusapan natin ni Sir Glenn yun isang araw. Oo nga, si Sir Glenn, tanungin natin. Oo, nakalimutan ko kung anong luto yun. Paki-type Sir Glenn at nakalimutan ko. May miswa tapos may dugo ng pork. Yun. Anong tawag doon? Nakalimutan ko na hindi din, siya bulalo. Kinain natin yan. Hindi siya dinuguan. Kung yan ang itatype mo, Sir Glenn, hindi siya dinuguan. Mga mamshi, tulungan niyo ako kung anong tawag doon. Ayan. Pero bukod doon, ano pa ba mga gusto kong lutuin? Ayon! Nakuha mo, Sir Glenn. Bachoy.
Bachoy, oh, 'di ba? Yung pala, yung ilang sarap. Araw na. Mm. 'Di ba? Sarap na sarap tayo dun sa ano, ayaw ni Sir Glenn. Mm. Ayan, Ma'am Shino, talaga namang importante sa mga mommy ang marunong magluto. Pero yung iba kasi naman, hindi oh. ano, I mean hindi hindi sila naging fun dun sa ano, fun sa pagluluto, 'di ba, Ma'am? Siya hindi naman lahat talaga. Kaya ayan na, ang dami namang available internet, ang dami sa YouTube. Ako nga natuto akong mag-ano, mag-bake. Nagbe-bake po ako, mga Ma'am Shi. Natuto ako mag-bake through YouTube. At natuto rin akong gumawa ng aking aking negosyo, which is the sardines, kasi gumagawa po ang Ma'am Shi Cheska niya ng gourmet toyo and sardines, Spanish sardines through YouTube lang. At ikaw na ang mag-a-adjust noon, depende sa iyong panlasa. Tama ka dyan. At yan namang sardinas mo na yan. Ngayon eh, napapakain ako ng maraming rice. Alam mo naman, kapiranggot lang ako kumain ng rice. Eh, hinahaiyan mo pa ako ng ganyang ulam. Kaya nga, Ma'am Shi, no? Sayang. At di na, di mapatikim yan dito. Nako, Ma'am Shi, pag natikman niyo yung gourmet to you ko, nako. Sabihin mo sa inyo. Makakalimutan niyo kung sino ako. Diba? Ayan, Ma'am Shi, no? Ano pa ba ang mga gusto mong niluluto? Para naman kay Mama. Ano ba favorite mo? Favorite ni Mama. Mama naman kasi ang paborito niya is pinakbet tsaka igado. Kaya naman talaga tuwing Sabado eh, I make it sure talaga na meron siyang ganong ulam. Kasi yun lang yung time ko para magluto para sa kanya. Mm, wow, sweet daughter. Ang bait-bait naman talaga na anak ni Ma'am Shi Mika. Talaga naman. Ako kasi si Mama, pag nandiyan sa bahay, siya yung nilalambing namin magluto. Talagang sabi niya, ako na naman. Sabi niya, syempre, minsan ka lang dito sa bahay, kaya kailangan, namimiss namin ang luto mo. So, pag nagluto si Mama, mag-gather kami, magkakapatid, kahit saan sulok man kami ng mundo nakatera. Diba? Mundo talaga. Hindi ba pwedeng ano lang, Manila? Mundo talaga. Oo, diba? Oo. Ano mo naman? Si Mama naman kasi early riser, super early, mga 3 o'clock gising na yan. Kaya pag breakfast, nakaluto na siya. Pero wow, hinahanda ko yan ng gabi, yung iluluto niya. Mm-hmm. Pero yung lunch tsaka dinner ng mga chikiting, eh, ako naman ang naghahanda. Bago ko papas, maghahanda ako ng lunch nila. Yung dinner pag uwi, yun na, niluluto ko. Wow. At tama yung sinabi ni Ma'am Shikoni kanina, no, na pag ganyan, na isang lutuan na lang, i-divide mo daw into 2 or into 3 kung hanggang saan nyo pa uulamin yung ulam nyo. Instead of parang iinitin mo siya ng sabay-sabay. So, nawawala na ng saysay yung putahe kasi nga, nainit na ng ilang beses. Kaya, kailangan daw i-divide separately sa mga malilinis na container at kung ano lang yung kakainin, yun lang daw po ang initin. Ipapainit. Totoo yan. Tingnan yung mga Koreano, di ba? Yung mga Korean, Ma'am Shi. Mm-hmm. Ganyan din yung ginagawa nila eh, sa kanilang fridge. May mga label yung mga food nila. Yes. So yung kung ano ipapainit nila, yun lang ilalabas nila. Hindi sabay-sabay pinapainit. Naka-divide talaga. Tama, yan no, mga Ma'am Shi. Kaya talaga invest kayo sa mga Tupperwares. Diba? Sa mga plastic Tupperwares. Sa mga invest tayo dyan kasi yan yung pinakasipo na lagayan ng pagkain. Pwede rin naman yung iba kung wala talaga plastic, diba? Yung, alam mo yon, yung may Ziploc na pwede nyong totoo ilagay. Yan, oo, yung may Ziploc, yung mga ano, yun talaga. Tama, kasi sabi nga natin, 'di ba? We want nutritious food to be served in our tables every day. So kailangan maging maingat din tayo sa paghahanda, no? Yung mga ganyang pagkain na kailangan pa natin palang initin or siguro sobrang busy mo sa umaga ka lang nagluluto, tapos kailangan sa gabi may pagkain pa rin. Kaya 'yun, kailangan nating i-separate. Sabi nga ni Ma'am Connie kanina, huwag niyo muna lagyan ng gulay. Tsaka mo na lagyan pag iinitin mo na. Totoo yan. Naku, ang bilis ng oras, Ma'am Shi. Yes, it's 2 minutes before we say goodbye, Ma'am Shi. Papasalamatan ko muna ang ating partner na Front Row. At especially, pasalamatan natin lahat na nanood sa atin ngayong Friday morning dito sa Radyo Pilipino, especially this program, Ma'am Shi's On Air. May gusto ka bang pasalamatan, Ma'am Shi? Siyempre, pinasasalamatan ko lahat din ng mga nakinig at tumatangkilik sa ating programa. Friday na naman at abangan nyo na naman kami next week, Monday to Friday, 11 o'clock to 12 o'clock. Oo nga. Yan, Ma'am Shi's, no? At pinasasalamatan ko po lahat
ng nag-comments at nag-comment at nagtumutok sa atin ngayong umaga. Hello sa 32 viewers. Hello. Ayan. Ayan. Sa dami, hindi ko na iisa-isahin, Mamshi. At it's time. It's already time for us to go. This has been Mamshi Cheska. Mamshi Mika, good morning! And together with our kabahagi, Mamshi Cathy, na nasa 1FM na. See you on Monday, same time, 11 to 12 a.m. dito lang sa Radyo Pilipino. Bye! Inyong nakasama sina Mamshi Cheska, Mamshi Mika, and Mamshi Kat sa Mamshi's On Air sa Radyo Pilipino. Hanggang sa muli. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolo, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.